Inaasa ngayong gabi magsisimulang dumaksa sa mga terminal ng bus yung mga uuwi sa mga probinsya para sa undas. Kasabay niyan, nag-inspeksyon naman ang Department of Trade and Industry sa mga nagtitinda mula sa Araneta Bus Center o Third Center Bus Terminal sa Quezon City po yan, nakatutukoy si Susan Enriquez. Susan? Jessica, Mike, ikukumpara sa mga normal na araw, mas marami yung mga pasahero dito sa Araneta Center Bus Terminal. Pero sabi ng mga dispatcher, kukunti daw ito, no? At sinamantala na rin ito ng DTI para mag-inspeksyon sa mga lumalabag sa pinaiiral na price freeze. Mas marami na mga pasahero sa Araneta Center Bus Terminal ngayon kumpara sa normal na weekend. Pero dumadaing mga dispatcher ng bus. Madalang pa rin daw kasi ang dating ng mga pasahero. Niwala nga raw chance passenger. Pasahero po, pero may mga tikit na kukunti po, kukunti. Kamamayang gabi. Ang ilang pasaherong inabutan namin bumibili ng tiket kanina, hindi nahirapan sa pagkuha ng bus na masasakyan. Maraming bakante. Hindi okay nahirapan sa pagbili ng tiket? Hindi naman po, okay lang po. Medyo maluwag pa ngayon, ma'am. Mas marami raw ang pasaherong umuwi sa Bicol, pero kakaunti naman ang mga papuntang Visayas gaya ng Samar at Leyte. Dati marami kaming extra bus talaga. Ngayon wala. Siguro yung iba, isang uwian na lang po, this by December na. Siguro ma'am, ang pinaghahanda nila yung Christmas dahil ilang araw na lang kasi pasokan na ng uli. Bali, hindi maiksi lang yung bakasyon ngayon eh. Nakapagbigay na ang LTFRB ng special permit sa mahigit 1,100 bus para sa Undas long weekend. So far, kukunti pa lang yung ating pasahero pero simula kanina nag-inspection tayo, may mga buses na tayo hindi pinaalis dahil may mga nakita tayong defective. Katulad nung isang bus na medyo worn out na yung gulong. Kasabay ng inaasahang pagbuhos ng mga pasahero, nag-ikot din ang mga tauhan ng DTI. Tatlong stalls ang nabigyan ng notice of violation dahil sa paglabag sa price freeze at price tag law sa ibinebentang bottled water. Ang price freeze ay kasunod ng idineklarang state of emergency sa Davao, kasunod ng pambobomba noong Setyembre at nakatakdang matapos sa Nobyembre at 3. Ang may-ari ng isang tindahan, nangatwiran pa, pero sa huli, binigyan pa rin ng notice of violation. Are you telling us na wag na kaming magnegosyo? Ay, hindi po. Magnegosyo po kayo, pero gagawin po ninyo yung tama. Kasi po kung mali, wala po kami magagawa. Bigyan na po ito ng cost, chokos order. Nung nag-declare ang ating Pangulo ng National Emergency, automatic po yon doon sa price law. Yung basic necessities covered po ng price freeze. Ngayong gabi, inaasahang mas madadagdagan ang bilang ng mga pasahero dito sa bus terminal dahil yung mga uuwi sa mga probinsya na galing sa kani-kanilang mga trabaho. Jessica, Mike? Susan, tuloy-tuloy ang biyahe ng mga bus buong gabi, no? Walang tigil ang pagdating at pag-alis ng mga bus mula dyan sa Araneta Bus Terminal. Tama ba yon? Oh, may bumusina tama, pa. Tama ka dyan, Mike. Kaya wala dapat ipag-alala yung mga kababayan natin. Talaga may masasakyan sila dahil mas marami din na binigyan ng special permit ngayon taon. Mike? Maraming salamat, Susan Enriquez.